ng 2020 NBA draft, ito yung unang pagkakataon na ginawa talaga yung draft via online kasi pandemic. Ito rin yung nakita ko since 2015 na marami yatang napili sa first round na at least junior or senior na sa college. May mga players din kasi talagang umatras nung taon na yon para sa draft. Meron kasing isang prospect na projected sanang kasama sa top 14 sa first round. Kaso pumatak nga siya ng pang number 48 or sa second round na kinuha naman ng Golden State. Ito yung si Nico Mannion. Ang isa sa mga highlight pa nga niya, yung tumama sa screen ni LeBron. Second generation din kasi siya. Ang tatay niyang si Pace Mannion na hindi ko alam kung tama yung bigkas ko ng name niya, dating player din ng NBA yon para sa Golden State noong 1980s. Si Nico Mannion din ay top 9 sa ESPN, top 8 sa 24/7 Sports at top 14 sa Rivals para sa mga prospect. Dual citizen din si Nico Mannion, US at Italy. Dati hindi siya nakapasok sa Under 16 tournament para sa USA National Team noong 2017. Dito siya tinawagan ng Italian Basketball Federation kung saan sa Italy siya naglaro at nagrepresent. Nag-average pa siya sa tournament ng 20 points, 5 rebounds, 4 assists at 3 steals per game, kaya umakyat din agad ang kanyang ranking. Na-feature pa siya noon sa Sports Illustrated bilang 15-year-old basketball protege kasi nga isa siya sa mga top prospect at nanalo din siya ng championship noon. Sa college naman, naglaro siya para sa Arizona na meron siyang average na 14 points, 2 rebounds at 5 assists per game. So ngayon, ano nga ba nangyari kay Nico Mannion, ang isa sa mga top prospect dati papasok ng NBA? So ang isa sa mga balita dati nga ay pumayat itong si Nico Mannion dahil nagkaroon siya ng intestine infection na talagang bumagsak ang kanyang timbang. Ito yung papunta na siya sa Italy para maglaro doon noong 2021-2022 season. Nakaraang taon lang. Ang isa sa point kasi ng desisyon na yon ay nagbigay ng advice talaga si Draymond sa kanya kung saan siya magkakapera at kung saan siya makakapaglaro. Yun ang piliin niya. Ito talaga yung sinabi ni Draymond kay Nico Mannion. Nung time din na yun, ay nakapirma lang din siya ng two-way contract para sa Golden State. Meron na rin dalawang bagong rookies noon ng Golden State. Si Moses Moody at itong si Kuminga. Si Jordan Poole nag-improve pa noong nakaraang taon bago pumasok yung 2022 season. Kaya limited slot na talaga noon ang team. Bago pa talaga siya magkasakit ay nakalaro din siya sa national team ng Italy. Agad din naman siya nakarecover sa sakit niya. Sa isang report pa nga ay nag-gain agad siya ng 17 pounds at nakalaro din siya sa Italy nung last season. Nagkaroon din siya ng average na 9 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Nanalo din siya ng dalawang championship na naglalaro siya sa Italy. Isusulat ko na lang kung anong team yun dahil mahirap bigkasin. Naging Italian Super Cup winner siya ng 2021 at naging Euro Cup champion ng 2022. Ang sinabi pa kasing advice ni Draymond dito kay Nico Mannion, kung kaya niya maglaro, saka siya bumalik sa Golden State or sa NBA. Yun kasi ang best decision dati kay Nico Mannion. Nasa Golden State pa rin naman ang rights niya. Dahil kung babalik talaga siya ng NBA, ang makakapagbigay sa kanya muna ng kontrata ay ang Golden State. Ayon kasi sa report, inaabangan talaga ng mga NBA personnel na maging available si Nico Mannion na bumalik ng NBA. Kasabay kasi yan ang balita na willing siyang bigyan ng kanyang team sa Italy ng contract extension. Pero gusto rin kasing itry talaga ni Nico Mannion ang bumalik sa NBA. Meron na kasing progress na mag-i-stay siya sa Italy. Kapag kasi pumirma siya ng kontrata doon, hindi ulit siya makakaalis or makakapag-explore ng NBA contract until 2025. Ang kontrata talaga niya sa Italy until next year pa, pero nasa bad situation kasi siya. Dahil ang sinabi ko kanina, kung babalik siya ng NBA, Golden State muna ang pwedeng makapagbigay sa kanya ng kontrata. E sa ngayon, kumpleto na ang lineup nila. Kung meron kasing NBA team ang gustong kumuha sa kanya, ang Golden State pa rin ang merong rights na pwede silang tumanggi or tapatan yung kontrata niya na i-offer ng ibang team para dito kay Nico Mannion. Pero sabi ko nga, kumpleto na yung lineup talaga ng Golden State. Kaya pwede nilang palusutin ito si Nico Mannion. Base pa sa isang GM, makakabalik talaga si Nico dito sa NBA pero hindi sa Golden State yun. Dahil marami na nga silang player at next year ang option talaga ni Nico Mannion para makakuha ulit ng isang NBA contract.